Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang nakikita nyo po ngayon ay neem leaves. At gaya ng nasabi ko doon sa aking video tungkol sa neem tree, gagawa tayo ng insecticide para sa mga halaman. Okay, so to begin with, dapat meron tayong eto nga, mga neem leaves, at ang gagawin natin dito ay gagayatin natin siya. Puputol-putulin. Kukunin natin mga dahon gaya nito. So meron tayong sanga dito. So konti lang po ito bilang sample, ano? So kung meron kayong malaking puno ng neem tree, makakakuha kayo ng mas maraming dahon. Ganito lang po ang gagawin natin. Hiwalay natin yung mga dahon. Pwede rin nating huwag nang hiwalay yung mga dahon. Pwedeng putol-putulin lang siya para mabilis. So pwedeng ganito po ang gawin natin. Yan. Ang isa pang paraan dito, pwedeng i-blender para magkadurog-durog talaga siya. Yan. Sa akin naman, kinukuha ko lang yung mga dahon ganyan. Himayin lang natin yung mga maliliit na sanga para makuha yung mga dahon. At napakadali lang naman, hawakan lang na ganito. Ayan, sasama na yung mga dahon niya. Pero mas maganda pag siya ay dinaan sa blender para talagang madurog, makuha yung kanyang katas. Ayan, so sandali lang natin na hinimay ang mga dahon sa kanyang sanga. Ngayon, yung sanga naman niya, pwede rin nating isama doon sa gagawing insecticide. Kaya po nito, no? Ayan. Gupit-gupitin natin yung sanga niya para maisama siya. So wala pong tapon ang neem. Mapadahon, mapasanga, pwede nating gawing insecticide para sa ating mga halaman. Hindi lang yung maliliit na sanga, pati yung kanyang malaking sanga, pwede nating isama at gawing insecticide din. So dito naman, kailangan natin ng pamputol talaga na pangsanga. Ayan. Mas maliit, mas maganda. Yung iba po, dinudurog pa ito, pinupokpok ng martilyo, pero ako ay hindi na. Ayan. So meron na tayong neem leaves kasama yung kanyang sanga na pwede natin gawing insecticide. Ngayon, may dalawang paraan ng paggawa ng insecticide gamit ang dahon ng neem. Isa, yung ibuburo siya ng 3 hanggang 4 na araw, at isa naman yung pakukuluan siya ng 5 hanggang 10 minuto. Okay, ngayon, ito pong nasa boteng ito, ito ang example ng binabad ng 3 hanggang 4 na araw. So ibuburo siya. Okay, ganito ang itsura niya pagka siya binuro ng 3 hanggang 4 na araw. Ayan, medyo malabo ang kulay niya. At ganito naman ang itsura pag siya ay pinakuluan ng 5 hanggang 10 minuto. Ayan. Okay. So kulay green ang magiging kulay ng kanyang tubig. Tingnan natin sa dalawa. Ito yung
binuro ng 3 hanggang 4 na araw. Ito naman yung pinakuluan ng 5 hanggang 10 minuto. So kung gusto ninyo madalian, mas mabilis yung pakukuluan natin siya. Kaya lang, kagaya po ng ano, ng alam natin, pag ang isang bagay pinakuluan, halimbawa, o niluto, meron mga sustansyang mawawala sa kanya. So dito sa pinakuluan, ganun din po yon, medyo hihina yung kanyang potency na tinatawag kumpara doon sa binuro na pareho nito. Okay, so sa dalawa, ang pwede kong masabi, mas matapang yung binuro ng 3 hanggang 4 na araw. Pero pwede rin syempre gamitin, pwede rin ipakuluan na lang yung neem leaves na makukuha ninyo. Ganun din siya, halos, no? Kasi itong pinakuluan, ang amoy niya, pag pinakuluan mo siya, ay halos pareho din ng amoy ng ibinuro. Pero yung binuro, mas mabaho. Yun lang, ano po, mabaho ang amoy ng neem leaves. So, mas mabaho yung binuro ng 3 hanggang 4 na araw, yung amoy niya, kumpara sa pinakuluan ng 5 hanggang 10 minuto. Pero hindi nagkakalayo yung amoy. Mas mabaho nga lang itong isang ito. Okay. So, ito, pagka natatad ng ganyan, it's your option whether you want to boil the leaves o kaya ibabad lang sa tubig ng 3 hanggang 4 na araw kagaya po nito. Ayan. Ito po ay 2 araw nang nakababad at masangsang na yung amoy niya. Yung amoy niya ay hindi ko ma-explain kung ano yung amoy niya, pero mabaho po talaga yung amoy ng neem leaves pagka binuro. Pati naman yung pinakuluan mabaho din. Pero mas mabaho yung ano, parang kanal. Amoy ng pusali. Yung amoy ng ano ng neem leaves na binuro. Okay, so halimbawa, meron ka ng pinakuluan o kaya meron kang binuro na neem leaves, paano ba natin mapapahaba ang buhay niya? Well, sa akin po, nilalagay ko siya sa ref. So, ito, kung mapapansin nyo, meron pa siyang pawis-pawis sa katawan kasi ito ay nakalagay sa ref. So, pag nilagay mo siya sa ref, yung pinakuluan, halimbawa, palamigin muna no, na mabuti at kung hindi mauubos, ay ilagay lang sa ref. Ngayon, pagka gagamitin naman, simple lang po ang paggamit ito, pero yung direktang ispray na siya sa halaman. At ang kagandahan po nito ay ang neem leaves bilang insecticide, hindi talaga siya pumapatay in contact ng mga insekto. Ang ginagawa niya ay parang insect repellent. So itinataboy niya ang mga insekto sa ating halamanan. So ang kagandahan noon, hindi mamamatay pati yung mga good insects na tinatawag, no? Yung mga ladybugs na kailangan natin sa hardin. Yung mga pollinators, hindi rin mamamatay. Ang mangyayari lang, bilang repellent, itataboy niya yung, ano, yung mga insekto para huwag kainin, huwag sirain ang ating mga halaman. Pwede silang direktang spray or kung gusto nyong medyo maging mas matapang siya kasi ito, dahil repellent lang siya, pag nawala na yung amoy niya sa halaman, ay magbabalikan na uli ang mga insekto. So kung gusto niyo medyo magtagal ang effectiveness ng inyong neem leaves insecticide, ang pwede niyong gawin ay maghalo ng 1 kutsarang mantika at 1 kutsarang dishwashing liquid sa 1 litro or 1.5 na litro ng inyong insecticide. So, sa ganung paraan, medyo magtatagal yung effectiveness niya kasi hindi agad matutuyo dahil sa mantika. So, it's your choice kung ano po ang gusto ninyo. Kung gusto niyo ibuburo siya, ganito magiging itsura. At kung gusto naman ninyong pakuluan, ganito magiging itsura ng inyong insecticide. So, ang sinasabi po sa mga aking na-research, mas mababawasan ng potency pagka pinakuluan. Pero just the same, potent pa rin siya kasi hindi po siya nagkakalayo ng amoy. Matapang talaga ang amoy niya. Ngayon, pagdating naman doon sa neem oil na tinatawag, ano po, kasi meron ding ginagamit na neem oil, na 1 kutsarang neem oil, 1 kutsarang dishwashing liquid na inihahalo sa 1 litro ng tubig. Halimbawa, ano po, pagdating naman sa neem oil, ang kailangan natin doon ay buto ng neem. So, yung bunga, mayroong buto yon. At ginagawa doon, pinapatuyo yung buto. Pagkatapos ay dudurugin
at pagkatapos durugin ay igigisa sa mantika. At yung katas niya, yung buto, pagka naigisa na sa mantika, yun na po yung tinatawag na neem oil. Ngayon, meron din gumagawa ng neem oil gamit ang leaves, pati yung mga sanga-sanga ng neem. Although hindi na talaga yun ang original na neem oil na tinatawag. Pero, ito pong dahon ng neem ay pwede rin gawing neem oil. Igigisa lang ito sa mantika. So, imbis na ibababad o imbis na pakukuluan sa tubig, ang pwedeng gawin ay pakuluan ito sa mantika. At pag napakuluan sa mantika ng mga kalahating oras, yung mantikang lalabas na medyo kulay green, yun na po yung inyong neem oil. Kaya lang, hindi siya kasing potent nung substance na meron doon sa buto ng neem. Sa pag-spray naman sa inyong halaman, makabubuti po na testingin muna sa isang parte ng halaman ang neem leaves insecticide. Ano po, huwag i-spray kagad sa lahat kasi pwedeng iba-iba ang reaksyon ng halaman. At kung maaari, huwag i-spray ng mainit na mainit ang araw. So dapat po ito yung tipong kulimlim na ang araw o kaya paggabi na siya or sa umaga. Sabi ko nga, pwedeng iba-iba po ang reaksyon ng halaman. So testingin muna sa isang parte, sa ilang pirasong dahon muna halimbawa ng inyong halaman, huwag muna sa buo. And then after 2 days, nakita ninyo na wala namang masamang epekto, ay pwede nyo lang gamitin na tuloy-tuloy. At obserbahan din kung paanong re-repel ang mga insekto sa inyong halaman. So, yan lamang po ang tungkol sa neem leaves insecticide. Kung meron kayong mga puno ng neem leaves, halimbawa, pwede nyo gayahin ito pakuluan or buruhin at tapos pwede nang ispray. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!